Matapos ang pamamaril sa dating bokal Narciso Amansek, kanyang asawa na si Merlinda Amansek at driver na si Leonard Calusa, inilagak na ang kanilang mga labi sa Portera Funeral Services sa bayan ng Dipakulaw. Dito naabutan ng RTV News team ang bunsong anak ng namayapang dating bokal na nag-aasikaso ng mga labi ng kanyang mga magulang. Narito naman ang naging pahayag ni Narin Ann Amansek, bunsong anak ng dating bokal. We decided po na on the first night po ng burial po will just be immediate families. Kaya nakikiusap po kami sa mga gustong manawagan. Makiramay na pagbigyan na po ang pamilya na mag-mourn po privately. Give us this night, this moment without the parents. Yun lang po, we will give official statements din po on our Facebook accounts po. Pull up yung whereabouts po ng kanilang magiging burol. So, stay tuned na lang po sa mga gusto pong makita po sila. Ano lang po namin, we're still at the state of shock and we ask for prayers sa family po namin and understanding din sa lahat ng tao. We understand na lahat po tayo ay nagdadalamhati and we strongly condemn what happened to them. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pahayag ang kapulisan sa resulta ng isinagawang autopsy. Ipinagkaloob naman ng PNP ang 24 na unit mula sa Regional Mobile Force Battalion sa pamumuno ni Police Lieutenant Filimino Sarmiento para sa karagdagang seguridad ng pamilya Amansek. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Senator Sani Angara na handa siyang magbigay ng pabuya na nagkakahalagang 300,000 pesos na agad namang tinugunan ni Congressman Romel Angara at magkakaloob din ng karagdagang 200,000 pesos na may kabuuang kalahating milyon sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa naturang pamamaril. Para sa RTV Frontline, Eman Galope, nagbabalita.